Tagal ko di nag-video guys, parang na akong pimple na tinubuan ng mukha. Ngayon nga, Speedone, PD-M1, review, let's go. Malaking bagong labas ngayon si Speedone na Cleats pedal. Kilala siya sa kanyang mga hubs, yung Speedone, Torpedo, tsaka Soldier. Yun yung typical hubs na binibili ng mga gusto ng lunog mayaman ng tawag nila. Pero pinamagala talaga kasi yung age engagement niya eh, para sa akin. So yun nga, Cleats pedal ng Speedone. Marami nang sila nilabas, PD-M1, M2, M3, M4. Hindi ko lang may M5 basta ang dami. Pero para sa akin yung M1 yung pinakamaganda. Kaya yung binili ko. 1 watt na sa akin to. And yun. Pansin ko, napaka-kundi ng mga reviews nito sa YouTube, kaya gumagawa ko ngayon. Yung bibili ako nito, nag-aalang talaga ako bumili kasi wala nga siyang reviews. So hindi ko alam kung anong meron sa kanya. Simulan na natin una what's in the box. Ito yung box niya, may box siyang ganyan. Nasa loob niya yung Cleats pedal, tapos yung attachment. Attachment niya, single release lang. Guys, yung multi-release, single release, hindi siya nagdedepende sa pedal. Nagdedepende siya sa bala mo. Nung binili ko yung kinuha ko to, mga isang linggo kong hindi kinabit sa bike. Nakatenga lang dito kasi ang tagal nung speed shoes. Ito, ang tagal nito. Nakatenga lang yung ito dito. Bago ko siya nagamit after 1 week nung binili ko. Meron siyang color blue na grasa nung binili ko. And yun, tigas talaga nung spring nung hindi ko talaga siya maklip in ng maigi. So yun, price. Nabili ko siya ng 1.5 kasama na shipping sa Facebook Marketplace. Ngayon, alam ko, nakita ko parang kahapon ko natin nakita. Mura siya sa Shopee, 1.3 na lang. Tapos siguro shipping, about 60 to 100 pesos. Makakuha niya na siya ng mga 1,400 pesos yung Cleats pedal na yun. Okay guys, so dako na tayo sa specs niya, babasahin ko na lang. Meron siyang 175 grams yung weight niya, so ang dalawa is 350 grams, isang pair 350 grams. Material niya, yung color black na yan, yung nakikita nyo is alloy siya, hindi siya bakal, hindi siya hard plastic, alloy siya. Yung mismong papasukan ng, basta yung mismong pedal is bakal. Mukha naman siyang stainless steel, pero bakal siya. Yung kinakabit mo sa crank arm mo, bakal yun, stainless steel din. Yung mga bolts, hindi siya stainless steel, pero bolts siya eh. Basta, nangangalawang, nagamit ko na siya, naulanan na siya, nagamit ko na siya sa baha, sa ulan. Tapos, naulan na rin siya dito. Konti lang, very minimal lang yung kanyang rust. Basta, pinupunasa mo. Ako kasi, hindi ko alam yung maintenance ng Cleats pedal, kaya... Wala, hindi ko alam eh. May kailangan ka atang spray. Pero ang ginagawa ko na lang, kada mababasa, pinupunasan ko na lang para hindi siya mangalawang. Ano nga ba siya gamitin? Alam nyo na yon, ang pagkakabit ng pedal is palikod pagkaluluwagan nyo, tapos paharap ng bike pagkasisikipan, tapos palikod. Kung luluwagan, same yon drive side, tsaka sa non-drive side, kahit ano, basta ganun pag pedal. Siyempre, lalagay nyo rin ng grasa, yung sa butas ng crank mo, tapos yung sa ano, alam niyo na yung paano kabit, hindi yung video nito para doon. Ulitin ko, single release siya, hindi siya multi-release, so either ganun lang or ganun paloob. Alam ko pwede paloob, natry ko na paloob eh, pero hindi siya yung palikod matatanggal or pataas or pagilid or konting imik mo lang na ganun matatanggal, hindi siya ganun, so okay yun. So yun guys, dumako na tayo sa mismong review niya / feedback ko. Alright. So yun guys, overall, okay naman yung pedal. Wala namang issue para sa akin. Nahirapan lang ako nung first week. Kasi nung first week, ang tigas pa nung ano niya, spring niya. Pero over time, yung tigas na yun, lumalambot naman. Normal lang daw yun, sabi nung kaibigan ko. Shoutout sa Enrico. O nga pala, may nagpapa-shoutout. Shoutout na rin sa'yo, Brent. Yan. Nagbabike din si Brent eh. Tapos si Kuya Jury, maraming salamat. Si Kuya Jury parati rin ako tinutulungan yan eh. Yun nga, no, first week, nahirapan ako i-clip in, i-clip out. Kasi nga, yung spring bago-bago pa. So, kung nahirapan kayo, feeling nyo sira, hindi siya sira. Matigas lang talaga yung spring niya. Mahirap lang siya na simula i-clip in, clip out. Gamitin nyo lang na gamitin, over time, lalambot siya. And tulad ng akin, okay na okay na. So, advice ko lang sa inyo, sagad nyo yung tension sa pinakamaluwag. Tapos practice nyo lang ng practice in. Bago kayo lubas. Tapos yun, okay na yun. Yung ganda kasi, di ba merong part, yung PDM2 ata yan, or PDM3, yung maliit, or di, PDM4 yun, yung maliit lang. Tapos itong PDM1 na parang meron siyang extra surface sa gilid, yung kulay black na yan. Para sa akin, mas okay yung may black. Kasi pag may chinelas, pag na-chinelas ka lang, kanto ka lang,
hindi siya masyadong maliit yung tatapakan mo. So, additional surface tatapakan mo. Hindi siya masyadong madulas, unless na lang pag umuulan. Tapos yung itim din na yon nag-act as a guard. Alam mo yung sa motor, yung parang may guard sa gilid. Parang ganun din yun eh. Ano siya, protection siya doon para pag tumama kung saan-saan, okay lang. Hindi tulad yung maliit talaga. Pag tumama, ano yun, diba, nakarang na nag-aalala ka. Diyan guys, kung makita nyo, kulay itim kasi yan dati. Yung attachment kulay itim. Ngayon, silver na kasi pintura lang yun. Nag-wear off na siya. Hindi na siya itim. Yan o, silver na lang siya. Yan. Tapos yung, ano naman, yung parang guard, yung nasa paligid na extra surface nung ano, nung extra platform, nung pedal. Yun, na hindi man kumukupas. Kasi nakakaskas, di ba, pag ginagano mo. Kaya natatanggal yung pinturang black. So, expect nyo na ganun talaga siya. Natatanggal talaga siya. Hindi siya forever black. Yun guys, overall, okay naman siya. Bilhin nyo na. Napakaganda nung ganyan na klase. Kung papipiliin nyo ako, kung isang may flat, tas may ano, pangit yun para sa akin. Kasi kailangan mo pang ganun bago mo yan. No. Pero advantage nun, pwede ka talaga mag-chinelas. Talagang ginawa yun para dun. Tapos, yung maliit naman, yung masyado maliit. Ang ayoko lang kasi dun, masyado siyang maliit. Pagka tsaka chinelas ka, yun, mas kampante ka sa may ganito kasi may onti siyang platform. May excess siya sa gilid kesa yun. Mas magaan ata yun, pero grabe na yung pagka-weight conscious mo kung ano yung pa rin yun. Kasi parang 50 grams lang yun or less. Pero nga, that's over this video. Kung meron kayong mga tanong tungkol dito sa pedal na to, comment down below. Sasagutin ko yan. Pagka yung sagutin, pagka na-experience mo na, alright. So, yun, like, comment, share, and subscribe. Support Filipino vloggers. Been Sean and I'm out. Peace, more bike vlogs coming. Kaso wala nang mapunta kasi nga restrictions. Yun, peace.